para maligtas sa siya. Kaya paliwanag mo na yung samahan. Hindi po, go ahead, go ahead. Ang aming samahan ay tinatawag na Philippine Eagles, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. And our organization, the Philippine Eagles, was founded in the year 1979 by 11 founding fathers, headed by Kuya Nilo Raimundo, the father of the singer Kuya Raga Raimundo. Unfortunately, Kuya Nilo Raimundo passed away. He is the former owner of Royal Subic SDMA. And our 11 founding fathers in the year 1979 were members of foreign internationally inspired social civic organizations. Foreign inspired, like the Freemasonry, the Rotary Club, the Lions Club, the Iwanis, and the PCs. That's why our 11 founding fathers in the year 1979 decided to create and organize the first Philippine-born fraternal social civic organization, the Philippine Eagles. And they did not choose the Mayang, which is our national bird, our logo. They did not choose the Carabao or the Tamaraw. They chose the Philippine monkey. Because our 11 founding fathers had a Filipino Raimundo, I believe that the Philippine Eagle is a symbol of power, freedom, and transcendence. And this year, 2023, we are now 44 years old. Turning 45 years old next year, 2024. And because of our aggressive installation of legions, chartering, and induction of Eagle clubs every day worldwide, we now have a strong, influential, very powerful membership of almost 10 million productive Eagles worldwide. And today, we have 320 legions with 320 regional governors with thousands of Eagle Club residents of Philippines. Kaya tanga aming samahan mo ay registered to say the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Ito ay isang non-stop, non-profit social civic organization. Ito ang the first Philippine born fraternal social civic organization. Iba ito sa Freemasonry, sa Rotary Club, by the Iwanis and Jesus. So araw-araw po ang aming induction sa worldwide po yan. Ngayon, hindi natin maiwasan kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo at kampuhan. Siyempre, nangyayari din yan sa gobyerno, nangyayari yan sa Senado, at kailan lang, nangyayari yan sa Congress, no? Noong ating speaker, Martin Romualdez, ay ginamot. At pinanggal din ang senior deputy speaker, si Pangulo Boyan. So, ang Philippine Eagles, meron din tayong mga higwaan at kampuhan. At siyempre, may mga violations. So ngayon, na-identify ng task force group ng ating national president, Kuya Nelson Ramos Arbudin, na-identify ng aming task group na investigan na kung sino ang limang grupo na tiwalag o tinatawag po natin breakaway group o mga rebel groups. Pero naawa po kami sa kanila sa contract, siyempre, hindi sila organisado, no? At sila-sila nag-aaway. So ang na-identify namin limang grupo ng Eagle Club officers ay lima. Ang grupo ni Kuya Bobby Silin, Kuya Jing Gabis, Kuya Roy Taginod, Kuya Dexter Agustin, at Kuya Arnold Dandayan. So itong limang breakaway groups nito ay wala na po sa original at genuine Philippine Eagles Incorporated. At siyempre, tayo natutuwa dahil ang ating halal na Pangulo na si Nelson Alonzo Rapudin ay suportado ng mayorya ng mga Philippine Eagles. Siya ay suportado ng Philippine Eagles Comelec. Siya ay suportado ng 9 Board of Directors ng Philippine Eagles. Siya ay suportado ng siyam na pinaple or ang past national presidents ng Philippine Eagles. At siya ay suportado ng Regional Governors League, ang 320 regional governors ng Philippine Eagles. Kaya ang power at strength ng mayorya ay na kay Kuya Nelson Alonzo Rapudin. Kaya masasabi po natin na tayo po, ang grupong lehitimo at organisado dahil we have the strength and power of the majority. Ngayon, itong mga violations na ginawa ng mga na-expel ay meron pong basihan dahil ito dumaan sa due process at ito po ay inibisigan maigi. May hard evidence po tayo. Alam nyo, mula 1979 hanggang 2023, marami naging problema ang Philippine Eagles. Yung mga past presidents na iba, sad to say, nagkaroon din ang problema. Yung lalo bigat yung mga regional governors, yung mga Eagle Club presidents. Unang naging problema dyan, ginagawang negosyo ang aming samahan. Sila i-recruit ng mga members, pero hindi nila nire-relate ang pondo sa ng mga Eagle Club presidents sa regional governor. At ang regional governor naman, hindi nag-redimit ang pondo sa national office.
sumatagal na itong sakit at cancer dito sa aming samahan. Kaya kami natutuwa na yung National President ko rin, Nelson Rokunin, dahil siya po ay may political will. Parang Apollo Kai, ang ating idol, ang President Marcos Sr. At talagang iron fist rule. Siya ay may political will, walang personal lang, trabaho lang. At pinag-investigahan niya lahat ng mga Eagle Club President at pinag-investigahan ng lahat ng mga regional governors na ginawang negosyo ang ating samahan. At meron pang mga ghost members, no? Ang kanilang charter grant. Talagang may ginawang hanap buhay at nabuhay sa pagiging agila. So marami tayong hard evidence at may mga complaint ng Eagle Club President at mga COGO regional governors. Kaya due process naman, kaya sila ina-expel. Yung iba na suspended, yung iba naman na-expel. At yung iba naman, bukod sa graft and corruption, nagpagawa pa ng fake IDs. So marami pong naging problema. So ako'y natutuwa kay Kuya Nelson Sarapodin sapagkat man of principle at good governance, so transparency, accountability, at following strictly the rule of law, ang ating Constitution of Philippines ay kanyang sinusunod ng ating Magna Carta. At siyempre, disciplinary action. At agad pinainisigahan at lahat ng may sala ay kanyang in-expel. At gumaan ito sa due process dahil silang nabuhay sa agila at ginawang negosyo. So lahat ng mga consequences nabigyan ng mga violations gumaan sa due process at talagang umabuso, no? Umabuso at sumobra ang mga violations ng mga tao. Mga broto. Hindi, sa ngayon, ongoing pa rin yung mga investigasyon na ginagawa. Pero siyempre, gusto natin yung location. At the end of the day, magpukuya kami. Ang aming slogan, humanitarian service to strong brotherhood. Yan ang galing sa Biblia na love God and love thy neighbor. So, unification process tayo ngayon, pero dadaan pa rin sa isang proseso pa. Kasi talagang napatunayan natin, hard evidence na sila yung nag-commit ng, ng violations, graft and corruption, fake IDs, at saka talagang grandstanding at saka pambabastos na sa ating mga opisyal ng social media. Kaya tinuturoan natin sila ng eleksyon para hindi sila pamarisan. Kasi magiging president yan eh. At pinabayaan natin yan. So dadasal po tayo na sa December, pagdahalal na ang susunod na presidente sa Zamboanga City, sa December 2023, sana magkaroon na yung political will na ma-expel din yung mga regional governors na involved sa graft and corruption. Sir? Dahil ang ina-engage niya ngayon ni Pangulong Nelson Sarapodin ang disiplina, professionalism at excellence. Yun ang gusto. Okay. Sir, kilala ang Eagle sa pagtulong. Anong paparating na bagyo? Anong tulong na nakahanda ngayon ng Eagle? Kasi sa Magna Carta namin, sa Constitution ng Philippine Eagles, marami tayong obligasyon, duty and responsibility. Andiyan ang community services, ang pagbibigay ng ayuda, in cash or in kind. Tapos bahagi tayo sa mga rescue operations. So, pangalawa, meron tayong mga trip natin ng activities in upriver and lecture areas. Tapos meron tayong pangatlo, medical and dental missions, bloodletting, at marami pang iba. At pang-apat, mga livelihood programs para dito sa mga mental health issues ng ating mga kababayan. So ngayong bagyo, naglikot na po tayo ng pondo para magbigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan na tinamaan ng bagyo. Sir, panawagan nyo sa Limanaya na na-spill din. Ano po ang inyong pangalaman? Lagi namang nagpapa-amnesty ang ating Pangulong Nelson Sarapodin. At siyempre, ayaw naman natin ng kaaway. Humanitarian service nga through strong brotherhood. Ang ayaw lang namin mga national officers yung naninira sa social media. Kasi gaya ng Freemasonry, mga Masod, ako Masod din naman, Rotary Club, Lions Club, the one is Jesus, iniiwasan natin sa Philippine Eagles na to wash our dirty linen in public. Ayaw natin na magsiraan kami sa publiko. Gusto namin, inaareglo natin, inaayos natin ang mga problema natin dito lang sa organization, in private, para hindi naman tayo pagtawanan, no? Pinagsambahin ang Pilipino dahil global na po ang ating samahan, Philippine Eagles, at the President, Bongbong Marcos, the Senators, and Governors, Congressmen, at yung barangay level, mga member ng Philippine Eagles. Tayo ay isang brotherhood. Kaya dapat tayo magkaisa. So doon sa limang rebel groups o breakaway, sana magkaayos na muli ang mga
official. At sana ay makapag-umbisa muli para sa bagong umaga, bago sila. Bago simula para sa Philippines. Okay. Vice President Chara Duterte ba? Yes, si President Bongbong Marcos.